Yung mga kumanta ang lalaki nito, mga ano yun, mga yung professional, ano sa high schoolers ba? Mamaya pag-usapan natin, kasi minit pa kagabi yung choir, parang hindi yung binibigyan pa ng usapan. Well, magandang umaga po sa lahat. Welcome po sa aming mga bisita. Salamat po kayo na kasama namin ngayong umaga. Si Pastor Rampas po ay nag-iimbita February 13. Ay, naisip ko sana kayo mga young people ang kumanta. Choir. Kaya ko kayo makahambol yung mga lasis ng mga hapon. Diyan lang naman yun eh, sa may tanari. Kaya yun siguro pag-usapan natin dito. No? Tayo po yung magbukas ang ating mga Biblia sa Exodus chapter 2. Exodus chapter 2, please. Verse 1, Exodus chapter 2, verse 1. Kung gusto niyo po mapanood ulit ito ng pangalawang beses, ako po, kung naitatag ulit, itatag natin sa YouTube, na mapanood niyo po ito, type niyo lang po yung CBBC, bali para nakikita niyo na po nyo sa YouTube yung mga preaching at mga special number natin. Nakaraan, nakatungo ako yung nag-less yun, nasa 40. Kasi nagbubukas ko naman ako para kapag isang minsan. Pinapanood ko rin yung sarili ko. Okay? At then, sa, ano ba yun? Isang video na lang, ano sa pag. Meron ko tayo isa eh. Sa YouTube yung isa sa atin. Sa Facebook, pwede nyo rin mapanood. Ito ang mga kapatid, ministry nila to. Kaya iba nating mga kapatid sa bro, nakakapanood po ng ating service ng mga mga. Ganda nga sana kung ano talaga, video pa ganyan. No? Na umiikot na ganyan minsan, dalawa. Yung isa po ay, iniisip ko yung isa pa, hindi pa naman ganun kalaki yung simbahan natin para yung mukha ko na andyan. Siguro pag lumaki na, ano, pero ganda po, maganda yun, nakatutuwa po. Exodus chapter 2, verse 1, and there went a man of the house of Levi, or Levi, tawag niya, and took a wife, a daughter of Levi, and the woman conceived. Ang pangalan po niyang babae na yan ay si Jochebed. Hindi po agad binanggit yan. And the woman conceived, or Jochebed conceived, and bare a son. And when she saw him, that he was a goodly child, she hid him 3 months. And when she could not longer hid him, she took for him an ark of the bulrushes, and dug it with slime and with pitch, and put the child therein, and she laid it on the plugs by the river's bank of brink. And his sister stood afar off to eat what would be done to him. And the daughter of Pharaoh came down to wash herself at the river, and her maidens walked along by the river side. And when she saw the ark among the plugs, she sent her maid to fix it. And when she had opened it, she saw the child, and behold, the babe wept. And she had compassion on him and said, this is one of the Hebrew's children. Then said his sister to Pharaoh's daughter, shall I go and call to thee a nurse of the Hebrew woman, that she may nurse the child for thee? And Pharaoh's daughter said to her, go. And the maid went and called the children's mother. And look at that. And Pharaoh's daughter said unto her, take this child away and nurse it for me, and I will give thee thy wages. And the woman took the child and nursed it. And the child grew, and she brought him unto Pharaoh's daughter, and he became her son, and she called his name Moses. And she said, because I drew him out of the water.
tayo po muna ay nanalangin. Title po natin ito, Relationship to a Significant People. Relationship to a Significant People. Tayo po muna ay manalangin. Salamat po, Panginoon. Palayan po ang aming pag-aaralan. Ito'y maging lalo kalakasan, pagtitibay ng bawat isa at ng pamilya at ng iglesia. Salamat po sa umaging ito. Hihingi po namin minsan pa purungunan ng Banal na Espiritu sa kalagitnaan po namin. Awad po sa mga nagkakasalanan. Hayaan niyo po, Panginoon, ang iyong salita ay maging makapangyarihan sa lahat, sa makikinig, at sino mang makakapanood ng mensahe nito. Maraming salamat po ang dalangin sa inyo ngayong umaga. In Jesus' name we pray. Amen. Pwede na po kayo po. Relationship to a significant people. Alam niyo mo, mga kapatid, ito pong si Moses, pag-usapan po natin ngayon ay paano po si Moses ay naging kagamitan ng ating Panginoon sa paglilingkod at naging history po ito in the making na siya po ang ginamit ng Diyos for almost 400 years na nasakop po ng mga Egyptians, ang mga Hebrews people, ating mga tao ng Diyos, ay si Moses po ang ginamit upang sila po ay makalabas sa pagkaalipin. At dito po sa chapter 2, verse 1, ang tatay po niya ay isang Levites, taong templo, kumbaga, matapat sa Panginoon. At meron po siyang nanay na later on makikita natin yan, ang pangalan ay Jochebed. Ipinanganak po si Moses na meron pong persecution sa kanyang kapanahunan. May problema siyang kinaharap. Sapagkat noon po pinagbawal po ni Pero o ginawa po ni Paraon na lahat po ng mga Hebrew people, Hebrew family, couple, na ipanganak po na panganay ay lalaki ay ipinapapatay po ni Paraon. Sapagkat ito po ay nagiging potensyal para lumaban laban sa kaharian at sa leadership ng Egypt. So kaya po, mga kapatid, ang ginagawa po para hindi po makapag-gather ng maraming mga lalaki, kinausap din po ni Pero ng mga nurse o yung mga midwife, yun po mga magpapaanak noong unang panahon. Na kapag nakita ninyo nanganganak na nanay ay Hebrew, na babae, at ang pinanganak ay lalaki, inyo agad sakalin. Hayaan niyong mamatay sa tiyan, sa kanyang ilabas. Yun po ang batas na kalihim na ibinatas ni Pero noong panahon po ni Moses. So kaya po, nung makita po ngayon, nung ito po si Jochebed, ay manganak at nakita niya yung batang ito na mga nanay, no? Meron silang meron silang kay mga nanay, no? Meron agad nakikita ang kaibahan dun sa anak ninyo. Ewan po kung ganyan kayong nanay. Nakikita niyo agad na yung anak ninyo potensyal. Lalaki, siguro, baka healthy na agad itong batang ito at nakita niya, sabi niya, wow. Eh, pag nalaman po ito, tinago niya ng 3 months, kaya lang, naitatago pa niya, pero siyempre, habang lumalaki itong batang ito, siyempre, nagiging iyakin. So, siyempre, hindi niya pinarehistro within 3 months, kaya lang, hindi na po niya maitago, at pag hindi po niya ito naitago, at nalaman po ito ni Paraon, ay makapatay din po ito si Moses. Ni Paraon, itong si Moses. Kaya po, ang ginawa po nitong nanay na si Jochebed, ay gumawa po siya ng bulras. No? Ito po ay papyrus tree. Na kung saan, ito po ay malapad na bark. Parang balat po ito. Parang puno po ito. Na pag tinanggal mo po yung pinakakatawan niya, ito po ay malapad. Na kung saan, pag inilagay niyo po sa tubig, hindi po nakakapenetrate yung tubig sa loob. Halos pag ginawa ninyo ito, binalot ninyo. So, ang ginawa po niya, gumawa po siya ng parang crib. Kung baga sa panahon natin ngayon, crib?
na kung saan ay doon po niya itinagay yung bata, tinakpan niya, tapos nilagay niya ng maliit na plug, at ipinahanod niya yung kanyang anak sa ilog, doon sa river, sa Ganges River. I think Jordan River po ito. At habang pinapaanod po niya, ang ginawa naman po niya, mga kapatid, sabi niya doon sa kanyang anak na pangalan na isang kapatid na si Miriam, sabi niya, anak, sundan mo kung saan aagos pupunta yung kapatid mo. So, mga kapatid, ano, pakapanganakan pa lang po ni Moses, makikita niya lang po na mayroon ng struggle. Now, how many of you, brothers and sisters, na nung ipinanganak po kayo, eh, may problema na kayong nakamulatan. Mayroon na agad struggle sa buhay ninyo. Ako po, ayon po sa tatay ko, sa nanay ko, na ipinanganak po ako, ako po yung masasaktin. At dahil katuloy ko po ang tatay at nanay ko, pinangako po ako, hindi na yata ako kung saan, sa pakil yata, kung saan man na parang anong tawag natin naman, katuloy ko tayo, pangako. Katawag ko, na hanggang 7 years old daw, panata na pag nag-birthday ako, hahandaan ako. Magyakpat naman ako, kaya lang after ng 7 years old ko, nawala na nga. Masasaktin mo ako, talagang, pero ang maganda lang po, hindi po ako na sa ospital talaga ginamot, herbal. Kasi kung ospital, baka kung ano-ano, mga sakit ko sa kidney, sakit sa atay. Eh, alam niya naman po noon, pag kayo po'y dinala niyo sa ospital yan, pinagaling niyo yung gamon yung sakit ninyo, marami namang side effect. Buti na lang herbal. So kahit pa paano, kaya medyo sa ngayon, nararamdaman ko na rin yung ibang mga sakit ko nung bata ko. Kung bata pa ako, may hika na ako. Pero after 7 years old, nawala na. So, ibig sabihin, baka parting yung heart ko medyo mahina din. So, bata pa, may sakit na. So, maraming ganyan din mo kayo, ano? May panganak mo kayo. Pero salamat po sa Panginoon. Iba naman sa inyo, pinanganak na nung magising po kayo, wala nang nanay niyo, tatay na lang. Diba, misa napapanood niya ganyan, ano? Bakit galit na galit yung tatay doon sa bata dahil ikaw ay alaala ng nanay mong walang kwenta. Ano na ganyan, mga palapas, di ba? Diba? At misang ganyan po, binigay kayo sa lola ninyo, pinalaki kayo sa lola ninyo, ha? At maraming kwento na bata pa lang kayo, may struggle na sa pamilya. Kagaya po ni Moses, nandiyan po ba kayo, amen? Pero alam niyo po, mga kapatid, kung bakit tayo nanatiling buhay hanggang ngayon at kayo'y malakas at hindi kayo pinayagan ng Diyos mamatay ng bata pa kayo, anuman ang struggle, may plano ang Diyos sa buhay ninyo. Amen. Kaya huwag niyo po sabihin walang kwentang mabuhay. The bare fact na kayo'y binuhay, nung ako po ay pwede naman ako magtuloy-tuloy ng mamatay, pero bakit ako binuhay ng Diyos? May plano siya sa akin. Kanya nga lamang, mga kapatid, ang marami po sa atin, hindi po talaga ninyo na hindi po kayo nailagay, hindi po kayo nabigyan ng pagkakataon na mabuhay na binigyan kayo ng pag-asa na kayo'y potensyal. Kaya ang marami, ginugol na lang yung kanilang sarili sa bisyo, kaya bata pa, mga naging bisyo na, bata pa, wala nang direksyon ng buhay, kasi hindi nyo po nakita at walang magulang, walang mga tao na nagpakita sa inyo na kayo ay potensyal, walang nagsabi sa inyo na kayo ay mayroong pakinabang, walang nagsabi sa inyo na kayo ay mahalaga kung bakit kayo ay nanatiling buhay at binubuhay ng Diyos. Pero I tell you this morning, brothers and sisters, kayo'y nabuhay dahil mayroong magandang plano ang Diyos sa buhay ninyo. Hanapin niyo po yung purpose na yan, bakit kayo nabuhay. Mayroon po kayong paglalagyan. Huwag ninyong sayangin yung buhay na yan, na mauubos lang yan sa mali. Sayang ang mabuhay. At susi po'y lumaki, nag-usap po siya nung sila po'y naanod na doon sa ilog, eksakto naman po, alam niyo po, talaga ang Diyos naman, wala namang imposible sa kanya, no? Eksakto naman, naliligo, wala namang banyo nun, no?
Wala pong control na ng mga naliligo po sa ilog yung prinsesa. Okay? Nakita niya, may umiin, may sabi niya sa kanyang maidens, pakipuntahan niyo nga, ano yun? Pagbukas po doon ng bulras, nung parang pinaka-crib, may batang umiyak. So ngayon, sabi niya, ano gagawin natin sa batang ito? Si Miriam naman po, sinundan yung batang naano, yung kanyang kapatid, biglang lumabas doon sa gubat, sabi niya, ma'am, nakita ko po yung batang yan eh, pero hindi siya napakilala kapatid niya. Eh kung gusto niyo po, may alam po akong pwedeng mag-aalaga dyan. So sabi ng babae, sabi, tingnan ko nga. Sabi niya, ako, ano ito, anak ng mga Hebrews to, yung mga alipin natin. Eh ma'am, ako po may alam na pwedeng mag-aalaga sa kanya. So, pinatawag po yung babae, at ang pinatawag po yung babae ay walang iba kundi yung kanyang nanay na si Jochebed. Napaganda. Ang sabi po ngayon nitong prinsesa, alagaan mo yan para sa akin, siswelduhan kita. Alagaan mo lang yan. At ako ang magsusupply ng kanyang pangangailangan. Alam niyo po, misan, ano? Kaya misan hindi natin maintindihan yung sakripisyo ng isang magulang para sa kanyang anak, para lang sa ikabubuti. Misan ito hindi natin nakikita, hindi nyo naiintindihan mga anak. Nakikinig mo ba kayo, amen? Na minsan, durog ang aming puso. Minsan, kinakailangan isakripisyo natin ng isang bagay, umiiyak kami para lang mapabuti ang kalalagayan ninyo. Ganyan ang puso ng isang magulang. Imagine nyo, isa kang nanay. Kakayanin mo kaya ng anak mo, paaalod mo sa ilog na hindi mo alam kung saan malalagay yun. Anong kahinat na nun? Baka bigla na lang may anaconda. At may python na bigla na lang bupulubot doon sa anak mo. Eh kasi nung unang panahon, hindi naman ganito na civilized tayo. Inanood po ako nung si Stephen, ano yun, the Master of Snakes, na meron po pala talagang mga ahas na tumitira, nakakahinga, yung python sa doon po sa somewhere in Africa na ipinapakahabang python na ahas na lumalaki po ng halos yung laki ng katawan ng buli. Imagine nyo po, nakita lang niya hanggang hita eh, nung pinunuputan siya. Imagine nyo po, isang anak mo, ipaanurin mo doon sa ilog, hindi mo alam pwedeng mangyari, baka bigla na lang mayroon doon a wild animal. For the sake lang ng maisalba mo na makipagsapalaran ka na baka may mga pulot at may magagandang loob sa anak mo. Amen! Misan hindi natin nare-release ito, mga anak! Na misan yung mga magulang ninyo'y nasasakripisyo. Kayo, patanggap-tanggap lang ng inyong compensation sa inyong allowance. Igising kayo ng umaga, ando na, nakaprepare na ang pagkain, nagluto na si nanay, nagsasakripisyo sila. Misan hindi nyo ito nakikita. Misan kinakailangan pang kayo isang araw ay magtumanda at maging magulang din sa kanilang makita ang ganitong bagay. Well, I tell you this morning, pinakikita po ng Panginoon yung hirap at sakit ng inyong mga magulang. Suklian natin, mga anak! Ito po ngayon, mga kapatid, napaganda, no? Kaya minsan, matinin itong magulang, ano? Nag-isip siya. Nag-sacrifice siya. At niloob naman ng Diyos na napaganda naman ang buhay niya. Sabi nung prinsesa, nag-aalaga mo siya, walang paalam-alam po itong prinsesa, ang mag-aalaga doon sa bata ay ang kanyang nanay na si Jochebed. So inalagaan, protected yun, hindi mo pwedeng patayin. Anak ng prinsesa yun. Nung magkaedad na po si Moses, usapan nila, itong turnover mo sa akin niya sa palasyo. Ayon. Pero, ang hindi po alam itong prinsesa, habang lumalaki po ang batang ito, tinuturuan nitong si Jochebed na tunay niyang nanay na ang kanyang kalaro ay ang kanyang tunay na kapatid na si Miriam. Anak, pupunta ka dun sa Egypt, pero tandaan mo anak, hindi ka Egyptian. Ikaw ay Hebrews. Ang dugong na nanalay kay sa iyo
ay dugo na pinili ng ating tunay na Diyos. Anak si Ramses, ang kanilang dinidiyos ay mga baal. Anak, ang Diyos mo ay ang tunay na Diyos. Ha? Tatandaan mo yan. Na, ang pinag-aaralan natin dito ay salita ng Diyos. Doon, anak, iba ang pag-aaralan ninyo. Anak, tatandaan mo ito. Iba yung buhay mo doon. Magpapakabait ka, ha? Ang hirap nun, ano? Lumaki sa iyo, tapos ito turn over mo naman doon sa stepmother, sa prinsesa. Pero bago mo bitawan ito ni Jochebed, ini-implant na sa isip, sa puso, sa utak ng batang ito na si Moses na anak. Hindi ka ordinaryong tao, anak. Ikaw ay anak ng hari ng mga hari at Panginoon ng Panginoon. Iba ang Diyos mo, ha? So, nung dinala po ito doon sa prinsesa, ang ginawa po kay Moses for 40 years. Nag-aral si Moses doon ng elementary, ng high school, ng college. Nakagraduate po siya sa University of Egypt. 40 years. Gano? At nang makita po ito ni Jochebed, ako po naniniwala, may communication pa rin sila ng nanay niya. Amen? Siyempre, dahil ang kasama po from elementary hanggang high school, hanggang college ay mga Egyptian, iba po ang itsura ng Egyptian sa Hebrews. Ang mga Egyptians, mahahaba ang buhok. Ha? So, si Moses, dahil napabarkada siya, napasama siya from elementary, high school to college sa mga Egyptian, ang itsura po ni Moses naging Egyptian. Eh, alam mo natin mga Egyptian, malalaking lalaki, ano yung nagkataong malaking lalaki si Moses? Manipulo din si Moses. Tinrain din siya paano makipag-ispadahan. Tinrain din siya maging gladiator. Tinrain din siya maging warrior. Pero, alam po ni Moses na kahit kasama niya ang mga Egyptian warrior na ito, kasama niya nakipag-ispadahan, kasama niya kumakain araw at gabi, meron pong mga seed, meron mga salita, meron mga pabaon sa puso niya na hindi nawala. Anak, mag-itsura ka mang Egyptian sa loob ng pagkatao mo. Anak ko, Hebrew ka. Kaya ang laki po talaga ng bagay, mga magulang nanay, na inyo po pagtuturo sa inyong mga anak. I tell you, malaki po. Kaya nga po, mga kapatid, ang hirap po sa church, mapasok tayo dito. So number one, gusto ko makita nyo na God created us to expose to a relationship. Nilikha po tayo ng Diyos na expose tayo sa maraming relationship. Ang una po niyong nakarelasyon ng kayong ipanganak ay ang inyong nanay, ang inyong tatay. In-expose po kayo dyan. Diyan po kayo natuto at diyan kayo naturoan. Kaya nga lamang po, minsan nakakalungkot po, na sabi nga sometimes, you are rearing your family or your child something in a failure experience. Kaya nga po, minsan napakahirap po sa church. Nakikinig po ba kayo sa Amen? Alam niyo po kung bakit? Sapagkat, nagtatausap po ang ilang mga psychologists na isang araw, saan ba pumunta? Sabi, alam mo, pastor, nag-uusap kami sa gym. May nakausap ako. Sabi niya, alam mo, pastor, sa panahon ngayon, yung mga nag-a-abroad ang pamilya, set sa 100% na nag-a-abroad, na ang pangarap nila ay mabuo at maging financially stable at maging masaya ang kanilang pamilya, sa ngayon daw po, 70% ayon sa mga psychologists, nasisira ang pamilya. Nagkakabahay, nagkasasakyan, pero pag-uwi ng asawa, wala na siyang dadatnan. Or sira na. Or ang mga anak ay mga wala na sa ayos. Sabi ko, ano ang problema? Sabi niya kasi, pastor,
Ang napakahalaga kasi, ayon sa aming mga pag-aaral, ang isang ikinaayos ng isa pong mag-asawa, naikinig po ba kayo? Are you with me? Kayo po na mag-aasawa, ang nagiging pattern ninyo ng inyong pag-aasawa ay ang inyong magulang. Kung kayo po ay babae, ang isang pattern ninyo kung papaan nyo tratuhin at asikasuhin ang inyong asawa ay kung papaan ninyo nakita sa nanay nyo kung papaano mag-asikaso ang nanay nyo sa tatay nyo. Ayon po yung sa pag-aaral. Ang laking porsyento po niyan, mga kapatid. Kaya kung kayo po'y nakita ninyo na ang inyong nanay ay napaka maasikaso, napaka mapagmahal, talaga namang pag-gising ay malambing. Pag kayo po'y nag-asawa, gagayahin niyo yung ganung style ng asawa niyo. At kung kayo naman po, nakita naman ninyo na yung tatay naman ninyo ay ganun din yung ginawa sa nanay ninyo. Pag kayo naman yung nag-asawa, mga babae, hahanapin nyo rin naman yung ganung style ng lalaki dun sa inyong napangasawa. Yun ang malaking struggle. Paano kung ang napangasawa ninyo ay hindi kagaya ng tatay ninyo? Ang laking problema. Ganun din naman, paano kung ang napangasawa nyo, mga lalaki, ay hindi kagaya mag-asikaso ng nanay ninyo yung asawa ninyo? Naiintindihan niyo po ba, Ina? At pag kayo may nagpamilya, gagayahin ninyo yung style, yung buhay, yung pamamaraan ng inyong pamilyang kinabisnan. Kaya minsan, ang nangyayari, copy, cut, pamili. Ano ibig sabihin yung copy, cut, pamili? Kaya minsan, makikita ninyo, nagkapamilya yung inyong mag-asawa, yung inyong magulang, tapos pagdating sa dulo, naghiwalay, nagkaanak, naghiwalay, nag-asawa si tatay, nag-asawa si nanay. Pag kayo'y nagpamilya, ang kalalabasan nun, sabi po sa pag-aaral, 60% ng mga babae, ganun din ang mangyayari sa inyong pagpapamilya. Nakikinig po kayo? Arun eh! Mahirap yun. Yan po sa pag-aaral. For almost 40 years na pag-aaral. No, ngayon, i-summarize nyo ngayon sa utak ninyo. Nakikinig po ba kayo ngayon? Kaya napakahalaga pala ng tinatawag na example parenthood. Yung kayo bilang magulang, yun naman po ngayon ang trabaho ng salita ng Diyos. Salamat po sa Panginoon, nasa church kayo ngayon. Amen. Amen. Kasi kung galing man kayo sa pamilya na sira, galing man kayo sa nanay ninyo na hindi naging maasikaso sa tatay ninyo, galing man kayo sa tatay ninyo na walang ginawa kundi yung alak ang siyang almusal at ang halian, galing man kayo sa gibang pamilya o galing man kayo sa matinong pamilya, ang trabaho po ng salita ng Diyos, yung mga pangit ay iayos at yung magaganda ay lalong papagtibayin. Kaya nagtatanong tayo, gaano kahalagang sapagkat ang bawat panggaling po tayo sa iba't ibang uri ng pamilya, iba't ibang pagpapalaki, iba't ibang style ng pagpapamilya na kung saan yung iba nabubuhay sila at yung kanilang style ng pagpapamilya ay ang style ng failure. Ginagaya ninyo yung style ng tatay at ng nanay ninyo na ang pinanggalingan ay sira at wasak na pamilya. Are you listening? Gagayarin niyo ito, mga babae, kung ang nanay at tatay niyo ay nagkita sa kanto. Nagkatitigan. Nagsama. Tapos pagdating po ng kayo ipanganak, naghiwalay kayo sila,
nakatagpo si tatay ng panibago, nakatagpo si nanay ng panibago. Tanungin ko po kayo, sabi po sa pag-aaral, 60% yung kanyang naging anak, ganun din ang magiging buhay. Ang purpose po ng misahin ito, hindi kayo para saktan, kundi iayos. Naiinig po ba kayo, Iman? Now, ang tanong, paano ngayon naaayos? Paano ako maaayos? Kaya nga po lahat tayo na andito, tumuturo ngayon ng espiritual, although hindi po agad-agad maitatama, unti-unti sa inyong pagdalo, sa inyong pagpunta sa church, sa inyong pakikinig, hindi nyo na mamalayan para kayong bangka na hindi nyo alam, nasa gitna na pala kayo, hindi nyo napansin. Ganon din po sa inyong pagdalo, sa inyong pagpunta, sa inyong pagkatuto, unti-unti, yung mga pangit na buhay, unti-unti itatama. Yung mga naging pangit na example, unti-unti nagiging maganda. Kaya ang biyaya po ng Panginoon, yung mga susunod nawa na generation ng pamilya na galing sa mga nakikinig at nagmamahal sa Diyos, maiiba ang buhay. Amen. Amen. Yun ang halaga ng nasa Panginoon. Okay? Amen. Eto po ngayon, diretso tayo sa kwento. Nung ngayon nasa tamang edad na si Moses, 42 years old, nag-struggle na siya. Sabi niya, ako nasa Egypt, ang itsura ko Egyptian, ang damit ko Egyptian, pero ang dugong nananalitay sa akin, Hebrew. Isang araw, habang siya'y naglalakad at nagmumuni-muni sa kanyang identity, ang hirap eh, ng dual identity, ang hirap eh. Nandiyan po ba kayo, Amen? Sabi niya, nakarinig siya ng isang nagtatalo at nag-aaway. Ang napakinggan niya ay isang Egyptian at saka isang Hebrew. Nag-aaway. Ay, palibasa po, ito pong Egyptian ay amo at ito pong Hebrew ay alipin. Sinisipa-sipa, pinatadyakan, sinisipuraan, habang siya nagkakaroon ng identity crisis sa utak, nakita niya ito. Yung nakita po ni Moses, yun din po yung kanyang naranasan sa panloob niyang pagkatao. Nakikinig po ba kayo, Amen? Nakita niya nag-aaway at nahihirapan yung Hebrews at nahihirapan ng Egyptian sa loob naman ng kanyang pagkatao. Doon sa loob, nag-aaway din sa pagkatao niya. Ako'y Hebrew, pero ako'y nasa loob ng Egyptian family. Struggle. Kaya po ngayon, pag kayo po'y bagong Kristiyano na lumalago sa Panginoon, kumamsalba na nag-struggle po kayo. Amen. Dagin kaya, Iman? Yung pong nararanasan nyo sa pamilya ninyo na problema, tanggapin nyo lang po yan. Yan din po yung nararanasan yung struggle sa loob ng buhay nyo. Sa loob ng utak nyo. Ano ngayon ang ginawa ni Moses? Ano siya? Egyptian na Hebrew ang dugo. Tandaan niyo po, ang tindi ng privilege niya. Pag namatay po itong si Tekla Pileser III at si Ramses, okay? Hindi saan magkakasunod yan eh. Ramses ang pangalan sa labas, si Tekla Pileser po ang pangalan sa labas. Ang susunod na magiging paraon o pero si Moses, privilege. Kaya lang sabi niya, ako'y magiging hari ng Egyptian, kakainin ako ng sistema ng mga Egyptian. Nag-iisa akong Hebrew na ang mga kasama ko, ang mga tauhan ko, ang mga general ko, ang mga prinsesa ko, at lahat ay ano, puro mga Egyptian. Ano mo nangyayari sa buhay ko? Struggle ako nito, nag-iisa ako. Ngayon, ito po ngayon, nung makita niyang pinarurusaan at nahihirapan ito ngayong Hebrews, tinulungan po ni Moses, dinampot po nitong, sabi niya, Sir, Principal Moses, bakit po pinahihirapan ang aking kababayan?
Basta po ngayon yung tao. Lumaban po sa kanya, sabi niya, prinsipe ka, lalabanan kita. Makipaglaban, ay malaki po si Moses. Napatay ngayon ni Moses, yung Egyptian. Ay, ranking pa man din yung Egyptian. Takot ngayon si Moses. Ano po nangyari? Umiral pa rin yung kanyang original na pagkatao na siya, kahit siya nasa Egypt, siya ay Hebrews. Natandaan niyo po ito, kahit saan po kayo makarating, mga mananampalataya. Darating at darating sa pagkakataon, kahit lang kayo sa ala, lalabas ang totoo, Kristiyano pa rin po kayo. Amen. Amen. That's right. Subukan niyo po ito. Tangkod na. Linggo. Natel kayong mamasyal sa SM. Nakakita lang kayo na naglakad na nakabarong. Nasasaktan na kayo sa loob. Alam niyo, hindi kayo dapat nasa SM. Dapat kayo nasa simbahan. Iba yung pagkatao niyo sa loob. Kung talagang ligtas kayo, nakikinig ko ba kayo? Amen? Iba po yung video niyo. Iba po yan. Sabi nga po natin, ang mga Pilipino, kahit yan ay magkakaaway sa Pilipinas, subukan mo magkita-kita yan sa ibang bansa, dahil pa na ng magkakapatid. Iba talaga ang dugong Pilipino eh. Iba po talaga ang dugong Kristiyano. Ang ginawa po ni Moses, umalis siya sa Egyptian, sa Egypto, tumakas siya, at siya po ay napunta sa isang lugar na kung saan hindi niya alam na tito niya, kamag-anakan niya, at doon po siya'y nakapangasawa na ang pangalan ay Sipura. Sabi nung dumating siya, dumating po sa doon, tumakas siya. Nakita, yung po sa Israel, ang mga babae po tag-igib, ang mga babae po taga-alpentero ng bahay. Oh, kasi dito sa atin, mga babae, hindi pinagtatrabaho yan. Oh. Sa kanila, ang trabaho ng lalaki, yun ang trabaho ng babae. Tinulungan ngayon ni Moses itong babae. Tinulungan niya kumigil, tinulungan niya magpakain. Nakita niyo po yung nature talaga ng, ang taki talaga na nagagawa ng magulang sa anak. Ano? Iman! Say Iman! Kaya kayong mga magulang talaga, please. Maawa kayo. Malaki po ang inyong ehemplo sa inyong mga anak. Turuan niyo sila ng tama. Amen? Palakihin niyo po sila ng tama. Yan po ang nagiging problema natin ngayon. Ay, Pastor, paano kung malaki na at mas malaki na sa akin? Hanggat siya ay nasa bubungan mo at ikaw ang nagpapalamon dyan, pananalungtad ngayon sa Panginoon. Alam niyo po, ako po, natutunan ko po ito sa psychology. May mga tao po na hindi niyo kayang pasunulin ng labing galing. Nakikinig po kayo. No? Listen carefully. Tingin po kayo sa akin. Are you with me? Yes. Meron po tayong mga anak. Ako po, iba personality ko. Ako, ang sabi ko sa iyo, honestly. Hindi mo ko kaya, kami nag-uusap kami ni Mrs. Ako, hindi mo ko kayang pasunulin na ako'y aawayin at pagagalitan mo ng pagagalitan. Lalo akong nag-rebelde. Personality ko yun, hindi ko alam bakit. Kung gusto mo akong mapasunod, lambingin mo ko. Hindi mo kaya nung lagi mo pagkakalit. Hindi niyan. Kayo yung mga nanay. Alam mo na, umagusto ako daddy mo. Uy! Ako, anak, huwag mo nang belaki. Diba, Iman? Totoo po yun! May mga tao po, hindi niyo kayang pasunurin sa galit. Pero kaya niyo pasunurin sa paglalambing
at sa kanilang pusat ng tama. Iba-iba ang personality ng tao. Sana pag-aralan natin, mga nanay, kung hindi niyo siya kaya ng galitan, baka kaya naman niyo sila sa kainan. Nakalika, Jollibee nga tayo na, ano ba problema? Amen! Eh, kung hindi mo talaga kaya pareho, ay doon ang bubuga na yun. Pero may mga bata po, kung bakit sila nagre-rebelde at kung bakit bumabarkada, kasi kayo mga nanay, wala kayong panahon sa anak niyo eh. Oh, galit na kayo? Kami po nalaki ng mga anak ko. Minsan, mahalata ko rin pag gusto matulog sa amin eh. May panahon po kami, di may kanya-kanya kwarto yung mga yan. May kwarto ng lalaki, may kwarto ng babae. May panahon, pinapayagan kayo mga yan, sama-sama kami matulog. Naku, ito po malapit. Pag kami tulog na, lahat naglilipatan sa amin. Kaya tanyo, hindi na ako magagal ng tao. Pero, bahagi yung pamilya. Tanungin mo man lang, anak, ano ba? Kumusta pag-aaral mo na ako? Ako, ano ba? Hindi. Manayata ako sa inyo, hindi. Hindi pa lang pa-aaral. Pagka hinahina ko sa mat. Kaya nga hindi kayo walang mag-budget, hinahina kayo sa mat. Huwag niyo alisin kayo sa inyo, mga biruan at mga pag-aala. Sayangan, sama-sama kayo. Amen! Ang laki yan! Kaya napakapalad niyo po mga dumadalo na sa simbahan. Amen? We are exposed to a relationship. Minsan lang yung style natin, bulok. Baguhin natin. Baguhin natin. Sinabi kong natin, kasama po ako doon. Amen? And lastly, isang makita niya po, ito ngayon nangyari. Nung si Moses po ay nakabalik sa kanyang daigdig, tingnan niyo po ang nangyari. Ako po yung magtatapos ng buksan niyo po sa Hebrews chapter 11. Ito po ang nangyari. Andiyan po ba kayo? Say amen. Hebrews chapter 11. Tingnan niyo ang sabi ng Bible. Hebrews chapter 11. Please, open with me your Bible. Verse 23. Hebrews 11:23. Tingnan niyo ang naging pagpapasa ni Moses. Hebrews 11:23. Andiyan na kayo, say amen! By faith Moses, when he was born, was hid 3 months of his parents. Tingnan niyo, kakalaga ka ng parents, no? Because they saw he was proper child and they were not afraid of the king's commandments. Alam niyo kung saan nagsimula ang paninindigan at tapang na doon sa nanay. Huwag ninyong hintayin na mamatay muna ang inyong mga magulang mga anak at sabihin ninyong mahalaga pala ang magulang ninyo. Huwag ninyong hintayin na muna na magkasakit at mamamatay ninyong asawa ninyo. Meron pong mga matatagal na magkakasama. Minsan nagkakamali po kayo, mga mag-asawahan. Kayo po medyo mga tumatagal na ho. Ako, sasabi ko po ito dahil ginagawa ko po ito lagi. Kaya sasabi ko sa inyo, isang pag tumagal ng mag-asawa, ano sabi niyo? Eh, matanda na yan, bayan mo na yan, malaki na yan. Kung sasabihin yung asawa ng gano'n. Uy, yung asawa ko naman, nakarating na. Ayun na, matanda na yan. Tanong ko po sa inyo. Dapat habang tumatanda kayong mag-asawa, dapat yung inyong pag-aasikaso sa isa't isa, dapat lalong tumitibay. Amen! Right! Amen! 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 Wala na maka-amen. Amen! Amen! Dapat, at kung kayo naman po'y nagka-problema sa pagpapamilya, ipukos po ninyo ang inyong buhay. Nakikinig kayo? Kayo, mga single parent, kung meron dito, ipukos ninyo yung inyong buhay, huwag lang sa trabaho, sa anak nyo. Mag-experiment kayo na yung mga anak ninyo, iniwala lang ng asawa ko, palalakihin ko itong matino dahil matino ang nanay niya. Iba sa inyo, trabaho ng trabaho, nakalimutan yung palakiin yung mga anak ninyo na maglaki at ayan, mga wife. Balikan ninyo, balik kayo sa basic, ayusin natin. Mahalaga ang ating responsibility ng mga parent. At kung paano kayo mag-aasikaso ng maganda,
kayo muna mag-asawa, mag-asikas mo sa isa't isa. Huwag yung pagtumanda na, kabayaan mo yan, magtutupas siya mag-isa, kaya niya magtutupas, bahala siya. Ito may naamoy ang kiligilin niya. Dati pag kayo natulog, na si Mrs. na andito pa sa inyong balikat, nag-aamoy ang kayo ng kiligilin. Mahiya. Ngayon, wala na, yung isa nasa kwarto, yung isa nasa tungga-tungga na. Nakatulog na sa tungga-tungga, pero kaya mo, kasi po nila, bahala, mamatay na sana yan, ng mga ganyan. Ay, kapatid, mali yun eh. Mamatay na sana. Ayun, siguro nag-iisip ka ng palitan. Ha? Mali. Amen! Itinerong natin yan! Nakikinig po ba kayo, amen? And then, tingnan niyo po, sabi ng verse 24, by faith Moses, when he was come to a year, refused to call the son of Pharaoh's daughter, choosing rather to suffer affliction with the people of God than to enjoy the pleasure of sin for a season. Esteeming the reproach of Christ greater riches than treasures in Egypt, for respect unto the recompense of his reward. Ito po, dito ako magwawakas. Tandaan niyo po, mga kapatid ko. Ang pera, andyan lang yan. Iman? Ang trabaho, andyan lang yan. Andyan yan. Pero tatandaan niyo po, ang pinakamahalaga sa buhay ng isang tao ay hindi pera. Yung inyong paninindigan kay Kristo. Amen. Kung Kristiyano kayo, ang magiging guide ninyo, ang magiging map ninyo, ang magiging angkla ninyo sa buhay ninyo kung gusto niyo magtagumpay. Huwag kayong maakit, huwag kayong padaya. So sa ganda ng Egypt, sa ganda ng barkada, sa ganda ng teknolohiya, sa ganda ng mundo, sa dami ng barkada, sa sarap ng aking nararamdaman, hey, dadayain po kayo niyan. Kung kayo po yung Kristiyano, walang pinakamagandang piliin kundi yung buhay na kasama ang iyong Panginoon, sapagkat siya ang dugo mo. Doon kaya ayos. Doon ka pagagandahin at doon ka magiging masaya. Ano sabi niya? Tinangkihan na niya ang pagiging susunod na hari ng Egypt. Mas pinili niyang magsakripisyo pero siya'y masaya sapagkat kasama niya yung kanyang mga tunay na kalahi at kadugo, ang mga anak ng Diyos. I close. Wala pa rin pong pinakamaganda at pinakamasarap na kalalagayan kundi kasama ninyo ang pamilya at ang Panginoon. Amen. Mahalin niyo po ang inyong pamilya. Mahalin niyo po ang inyong magulang. Mahalin niyo po ang inyong mga anak. Mahalin niyo po ang inyong asawa. Mahalin niyo higit sa lahat ang ating Panginoon. Nangyari ito, mga kapatid, hindi man sagana, pero payapa. Aanin niyo po, ano sabi ng kasabihan? Aanin mo ang bahay na bungalo na ang nakatira ay kwago. Aanin niyo po ang malamig na kwarto na magulo ang pagpapamilya niya. Aanin niyo po ang masarap na pagkain sa pagkainan na mga nakaupo dyan ay mga away-away at nagbabangayang mga tao. Pero di nabaling isang sardinas na nilubluban ng isang litrong tubig. Hinaluan ng isang dakot na talbos na hiningi sa kapipahan. Pero pag kumain sila, masaya, masarap, nagbibiruan, nagpe-fellowship. Mas tumatuwa doon at mas sumasalubo doon ang Panginoon. Kisa naman sa may lingsun kayo dyan, may lahat, may minuto, may kalderita, pero lahat yun, walang kwenta sapagkat yung mga nakaupo, yung nasa main, nag-aaway dun sa kabila, yung dito, nag-aaway dito, dito, walang pakialaman, dito, kagulo, hindi masaya, hindi po yun talaga ang tunay na mukha ng pamilya. Huwag na po tayong panuko, nag-aadaya tayo, hangang-hanga tayo, ang ganda ng bahay, ang ganda ng kotse, pumasok kayo sa loob! Hindi masaya. Kinaiingitan kayo! Tanayin ko po kayo, ang mabuhay dito sa lupa, bakit ba kayo nagkakaroon ng bahay? Para sumaya. Bakit ba kayo nagkakaroon sa sakyan? Para maging maayos ang buhay.
Eh, tapos naman may sasakyan, may bahay, may lupa, tapos matak-matak kayo, sira ang pamilya. Anong purpose ng bahay at lupa? Hindi na hindi tayo. Wow, napakasawa niyo. Kita mo ang yaman, no? Pero tingnan mo, pero siya pang labinganin. Hindi na hindi tayo, no? Ay, mga pakasawa Amerikano, tingnan mo naman ang anak, ang cute-cute, oh, ay, ang cute na hostess. May labutan. Inggit na inggit tayo nun. Huwag niyo pong kaingitan sapagkat sa Biblia ang tunay na sinasalutuhan at inaangakan ng Panginoon ay hindi lang sagana. Hindi masamang maging masagana. Amen? Hindi masamang magandang bahay at magandang sasakyan. Pero ang tunay na hinahangakan po ng Biblia ay yung pamilya na kahit misa nag-i-struggle, kahit misa nagpaparayan, pero alam nila, masaya sila. Bakit? Sapagkat alam nila, may Kristo sa loob ng kanilang pamilya. Huwag kayong paingit, huwag kayong palubo, kaya ba sa inyo, puro trabaho na lang, kaya nawawala ng panahon sa Panginoon. May sira ang buhay ninyo yan. Temporary lang tayo rito, iiwanan natin ito. Iwanan mo bahay mo, iwanan sa sakyan ninyo, haharap tayo sa Panginoon. Ano ngayon ang pattern na iwanan mo sa anak mo? Ganun din, mas mabuti na kahit hindi sagana, pero masaya at maayos ang samahan ng buong pamilya. Tayo po lahat itatayo, tayo po manalangin ngayon. Mayroon. Pagdating namin Diyos, dinadaya po kami ng mga katotohanan. Natatakpan po ang aming mga mata ng makinang ng pera, ng alahas at magagarang ng mga kagamitan. Pero kami po mismo magpapatutuo sa aming mga sarili. Ano ang kwenta ng mga bagay na sinasabi naming kasaganaan kung sa loob naman namin ay hungkap na ang aming buhay. Na habang kumakain kami sa isang 5-star hotel ng lahat ng pagkain na masasarap ay aming natitikman, ang puso at isip namin ay naandun sa aming asawa na aming galit at kaaway. Ang puso namin ay nag-aalala kami ang anak namin pasaway, nasaan na kaya, anong klaseng buhay. Hindi niya ma-enjoy, Panginoon, ang tunay na sarap ng lugar at pagkain dahil sa loob ng kanyang pagkatao at puso na andun ang kabigatan at kahirapan. Physically, siya'y masarap, pero sa loob siya'y naghihirap. Ito po ay hindi talaga ang tunay na kapayapaan at kapanatagan at kaayusan ng buhay. Panginoon, ngayon pong oras na ito, mahabag po kayo sa amin, nadadaya kami minsan sa pagkakataon pong ito. Papagtibayin niyo po ang samahan ng mga asawa ng pamilya, especially ng iglesyang ito. Kung kami man po, Panginoon, ay may mga pinanggalingang sira at wasak ang pamilya, pwede pa namin buuin sa oras na ito. Pwede pa namin ayusin. Pwede namin i-reroute ang buhay namin ng hanggang dawindang-windang. Nagkamali kami ng priority. Nagkamali kami ng sinundan na tatakbuhin. Nagkamali kami ng aming pattern. Ngayong umaga, kaibigan, kapatid, marahil, bisita po kayo marahil ng iglesia nito. While the musicians play this morning, brothers and sisters, bisita po kayo ng iglesia nito. Stay where you are. Listen carefully. Mahal na mahal ka ng Panginoon. Ang tunay na kapayapaan ay hindi sa kasanaan ng buhay, kasaganaan, kundi yung close ka sa iyong Panginoon. Ngayong umaga, marahil, hindi mo pati ako sa langit kapupunta, wala ka pang tamang relationship kay Christ Jesus. Hindi kanya tutulungan, hindi kanya bibigyan ng guidance, hanggat wala ka pang personal na relationship kay Christ Jesus. Ngayong umaga, Pastor, nais ko na po ayusin ang buhay ko, magsisimula ako ngayon kay Kristo. Tatanggapin ko siya bilang Panginoon ko at salitin na kapagligtas. Kaibigan, kapatid, marahil hindi mo pati ako sa langit kapupunta. Hindi baptis ang nagliligtas. Si Jesus ang tagapagligtas. Ngayong umaga, kapasukin mo siya sa puso mo. Wala kang gagawin, kundi tatasan yung kanang kamay, ipapanalangin kita. Meron po ba bisita po kung tayo sa
musibah. Kaya may pingin umana, kapatid. Gusto po ng Panginoon, muna kayong kausapin. Mga kabataan, hindi mo alam kung gaano kahirap at sakripisyo ang nararanasan ng iyong mga magulang. Kasi nagagalit ka, wala siyang panahon sa iyo. Alam mo kung bakit? Minsan, nagkuhulang siya dahil sa gusto niyang itaguyod ang buhay niya. Hindi mo naunawaan ito. Nakita mo, pinipilit ka nilang igapang sa pag-aaral. Pinipilit niya na minsan, siya pagod na rin. Gusto na rin yung sumuko. Ngayon, umaga, pagkakataon, pinipitan po kayo ng ating Panginoon sa Kristo, mga kabataan. Problema sa inyong mga magulang. Meron kayong nais iayos. Pinipitan po kayo ng ating Panginoon sa harapan. Young people, nainyaw kayo dito sa harapan. Kung kayo isang anak, nagsisita, praise God, lapit kayo sa unahan. Grab the opportunity. Young people, nahihirapan ka, nahihiya ka, huwag mong tignan ang katabi mo. Iisa kang lalapit ka. Ngayon mo ma-proceed, ngayon mo ma-realize. Pagkakataon mo, pangalo pong invitation sa inyong mga magulang, especially nanay. Unahin po ng Panginoon, nanay. Nanay, alam mo, hirap ng buhay niya. Minsan, hindi ka rin maintindihan ng asawa mo. Minsan, makala nila, pabaya ka. Pero hindi nila alam na ikaw din mismo nasasaktan ka. Ikaw din mismo, hindi mo alam kung paano gagawin mo. Andito na yung mga anak mo niya. Sumuko sa Panginoon. Kayo naman po ang tinatawagan ng Panginoon. Ano? Hindi ko po alam kung paano ko mamanay sa aking mga anak. Pero pananagot ako sa isa'yo. Pakitulungan niyo po ako, Panginoon. Hindi man ganun kadali na uubugin niyo ako. Hindi man ganun kasarap na masaway at maturuan ako. Pero tatanggapin ko po. Papaturo ako sa inyo. Ganyan po yung pananangin, inviting you to kneel down, given on the eye. Alis kayo dyan sa tumaupuan. So, ano po ang ibig sabihin ng pagluhod sa harapan? Tama po ito, noong po Old Testament, gumagawa po sila ng altar. Ito po yung simbolo na kayo ay makipag-usap personal. Directly, na mag-e-effort kayo, hihingi kayo ng tulong at awa, iiyak kayo sa Panginoon. Hindi man madali maging nanay. At lastly, sa mga katatay natin, ay, alam mo po, napakahirap maging ehemplo sa ating mga asawa o mga anak. Lalo na ka tayo yung mga bago pang mga nilalang, mga bagong Kristiyano pa. Nasanay na tayo sa dati nating buhay. Ngayon, nahihirapan tayong mag-adjust. Nahihirapan tayong i-apply kung ano yung ating napapakinggan. Huwag kang mag-alala. Maging painful ka lang na lumalo. Unti-unti, titiyakin ang Bible sa iyo. Hindi mo mamamalayan. Tutulungan ka rin ng Panginoon. Tatay ka, may pagkukulang ka rin sa Panginoon. Kahit God knows you inviting me. Kneel down, individually, gumawa po kayo ng altar sa Panginoon. Panahon po ito para mabuo ang pamilya, magpatawaran, humingi ng tawad, at ayo, pabangon, ayusin natin.
sa tulong at biyaya ng Panginoon. We need to build up our relationship because we are created to expose to a relationship. Huwag tayong makisama at huwag tayong mabuhay ng bunong-buno ng ninalakit at pagganti. Hindi ka dyan magiging masaya. Palayarin mo yung sama ng loob na yan at hinanakit. Kung asawa mo nagkamali sa'yo, anak mo nagkamali sa'yo, hayaan mo, naturally, nagbumaling yan, palayarin ka yan. Pagkat pagbinalot ka yan, yung sakit na mararamdaman mo, andyan yan. Hindi ka makakalaya yan. Mawawala ka ng tiwala sa sarili mo at sa ibang tao. All your cares upon Jesus. He loves you so much. Panginoon, nandito po mga anak mo. Dito po kami lang. Inaamin po namin lahat kami may mga pagkukulang. May mga kalimang. May mga kalimang. Palaguin niyo po na papagtibay bawat pamilya. Pasalihin niyo po kami. Hayaan niyo na maging peacefully, hindi man sa gana, hindi man perfectly, pero may Diyos sa aming pamilya. Salamat po ngayon, Mami, kaya mga dalangin. Salamat po sa inyo.